What's up mga tamago, Arinola Gusayma sa inyo lahat. In today's episode ay pag-uusapan natin ng Aqua Farm. Dahil kamakailan, inilabas na nga nila at nirelease yung kanilang PvP mode. Kung kayo ay naglalaro ng Aqua Farm, kailangan nyo malaman at panoorin ito dahil naandito ang mga detalye kung ano bang meron dito, ano bang mapapala natin kung tayo ay maglalaro sa PvP mode nitong NFT game na to. Huwag na natin patagalin yan, simulan na natin. So ito na nga mga tamago, naandito tayo at nag-login na ako sa aking account. Ito may bago na, open na yung arena. So ito na yung PvP mode nga nila na sinasabi. So kailangan natin pasukin to para makita natin kung ano yung mga bago rito. Dito sa PvP mode mga tamago, mayroon dalawang klase. Ang ladder at ang pro league. Subukan na muna natin bisitahin itong ladder match. Dito sa ladder match mga tamago, bibigyan ka ng Aqua Farm ng 5 ticket araw-araw. Ngayon kung hindi ka pa kontento dyan at gusto mo pang magpataas ng rank dahil ang ladder match nga talagang ranking by ranking ang reward na ito. Pwede ka pang bumili ng ticket using yung mga pearl na naipon mo naman dun sa kanilang PBE mode. Dito kasi mga tamago, kung mapapansin nyo, under ng reward kapag ka ikaw ay nag first runner up dito. Pagkatapos ng weekly session, pwede kang makakuha ng times 500 nga na AES token mga tamago. At meron nga rin daw 5,000 gems. Ang alam ko mga tamago, itong gems na to, pwede mong i-exchange dun sa kanilang AES token. At ang AES token mga tamago, 1:1 conversion. Kumbaga meron ka kagad 1,000 dito kapag ikaw ay nag number 1 ha. Kung hindi naman, meron pa rin reward to mga tamago hanggang ito daw, top 50% makakakuha pa rin ng rewards. Pero syempre, ang pinakamahalagang target dito ito, rank 10 pababa, ano? Sa ngayon mga tamago, hindi pa ulit ako nakakalaro, susubukan natin. Pero ang unang pinakagagawin dito ay mag-set ka ng deck. Dito sa deck mo, pwede ka magpesto dito ng mga gagamitin mong mga ari. Yung ari, ito nga yung mga NFT dito. So ako, ginagamit ko dito is yung kung ano mare-recommend, kung ano yung pinaka-balance at pinaka-malakas ko rito. So ito, isesave ko na to. Mamaya, didiscuss natin yan. Tatalakayan natin yung mga traits at katangian ng mga kanya-kanyang ari. So isave ko na to. Deck has been saved. Accept lang yan. Balik lang tayo dito sa arena ladder and find bunch na tayo kagad. Dito guys, tao na to ha. Tao na mismo mga nagsiset nito yung card nila. Pipili ka rin naman dyan ng kaya mong labanan. So ako siguro ito na lang si Juju kasi wala pa siyang rank points. Ito 0 yung rank points niya. Tsaka 2 lang yung character niya. Dito tayo sa mahina lang. Hop, hop. Ayun. Fire element guys. Fire element ngayon ang mas malakas at naandun ang arena natin. Kitang kita nyo naman. May mga bonus dito yung mga fire. Tayo ang dami nating fire na Ayun. Sabog kagad. Hindi pa ako tapos mag play by play, ganun lang kasimple, durog na durog yung kalaban, 2 lang siya. At kung makikita nyo dito, meron tayong best score winning streak, isa lang naman yan. Ang rank ko currently ay 742, pang 742 tayo. Ibig sabihin sa dami ng players na naglalaro dito, konti pa lang ang may mataas na trophy. At weekly to mga tamago, weekly pwede ka makakuha ng AES token at gems na reward nga nila. Sa ngayon, ito ay free to play pa, pwede kayo mag-register dito, maglaro kayo ng libre. Tapos i-grind nyo na kagad, mag-ipon na kayo ng mga pinaka-token nga nila. So ako, balik lang ako sa lobby. And syempre, meron pa akong 1 ticket pa ulit dito. Actually, 4 pa to. Ito nga, may 4 na ticket pa nga. So find batch lang ulit at uubusin na natin yan. Subukan natin ito, yung mga malakas oh. Pero 4 to ha. Si Mike din siya, Mike Viking. 12 na yung kanyang rito. Trophy niya, rank points. So labanan natin yan, mas malakas yata ito sa atin ha. Pero saan kaya tayo maglalaban? Nako! Dito pa sa nature pa. Red tayo, wala tayong bonus dito. Lakit ng damage sa akin, no? Kitang-kita niyo naman. Pero teka lang, papalag naman tayo dito mga sir. Pero nako, gulping-gulpi yata si Tamago. Mukhang talo yung 1 ticket ko. Ayun, alas wala tayong damage. Nako po, pambira bro. Nangyari dito ngayon. Nakalugi na. Ayun guys, defeat. Wala naman akong bawas, wala namang minus. O balik na lang ako sa lobby. So as you can see guys, meron na ditong plus no. Pwede na natin pindutin niya kasi may bawas na yung ticket ko. At kung gusto kong mag-purchase ng isa pang ticket, kailangan ko lang magbayad ng pearl, 30 pearl. Ito namang pearl nakukuha naman to in-game ano. Pwedeng-pwede naman nating i-farm yan. So 30 pearls lang naman ang kailangan. Pwede akong bumili nito anytime kung gugustuhin kong i-grind ito. At pag ubos na yung pearl, syempre balik ka dito sa PBE mode guys para maka-earn ka ng mga pearls pa. Lalo ngayon maglaro kayo kasi naka 100% bonus to. Since libre lang naman siya at wala siyang pinabibili na kahit na ano, wala
kayong gagastusin para sa mga manlalaro o mahilig sa games dyan, eh laruin nyo na to. Dahil libre pa, mag-ipon kayo, malay nyo, maging mataas ang token na ito, nakuha nyo ng libre, tsaka nyo ibilang ngayon ng NFT nila. So ganun ang pinakamagandang gawin dito guys. Kung makikita nyo naman, nakaka-enjoy yung tunog eh. Ako, dun ako sa tunog talaga, isa yan sa mga rason kung bakit tayo nag-e-enjoy sa mga laro. Kung hindi Ragnarok music, eh yung Gunbound. Magaganda kasi tugtog nila eh. Aesthetic ba? So ngayon, meron kasi ditong dalawang klaseng PvP mode. Isa nga yung ladder, ito nga yung kaninang dinaanan natin, at itong Pro League. So ano naman meron ngayon dito sa Pro League? Dito naman ay pwede kayong makakuha ng 20 battle passes araw-araw ha. Yun nga lang eh, kailangan nyo magdeposito dito ng 1,000 podo para ikaw ay makapag-participate. Pero yung pinaka-ticket eh, araw-araw mabibigyan ka ng 20 battle passes. So hindi ko pa kasi nasusubukan to. Hihingi ako sa kanila ng podo para sa next video. Eh, updated tayo dito at saka talagang malaro natin tong Pro League. Pero dito mga tamago, ang pinaka-ma-earn mo rito ay pearls at etong medals. Kung makikita nyo yan na dyan sa right top corner na siya naman pinambibili ng ticket battle passes dito sa ladder. So madalit sabi mga tamago, itong si Pro League eh siyang magiging bread and butter mo para makapaglaro ka ng makapaglaro at makabili ka ng ticket dito sa ladder match. Dito naman sa ladder match, ang makukuha mo naman dito ay yung pinaka-reward nga nila na AES at yung gems, na ang palitan nga daw ng gems is 1:1 dun sa kanilang main token. And guys, ngayon ito ay libre, kaya natin talagang pinupush at sinasabi ko nga talaga, laruin nyo dahil libre lang naman, wala kayong babayaran. Mag-ipon na kayo na mag-ipon ng mga token nila, enjoyin nyo yung laro, at kapag na-release na yung kanilang pinaka token, pwede nyong ipapalit, pwede nyong ibili ng kanilang mga NFT. So win-win situation yun para sa inyo mga tamago. Wala kayong ginastos eh, anyari sa inyo. At nga pala mga tamago, sa susunod na episode eh, i-announce natin kung matutuloy yung tournament nila rito ha, sa mismong Aqua Farm. So ngayon baka tayo ang mag-handle ng tournament nila, hindi ko pa rin sure. Itignan natin kung magkano ang reward dito. PvP tournament yun guys, halihan nyo rin yun, mag-register kayo, gagawa tayo ng form at mag-join kayo dito sa Aqua Farm. Kaya sa mga hindi pa nakaka-download dyan at interested maglaro ng libre at potential na kumita kayo kahit papano, lalo na once na na-release na yung kanilang token at talagang pinaka-official launch nitong game na to, may token na kayo kagad. Check nyo kung magugustuhan nyo talaga yung pinakalaro. Para sa akin, okay na okay yung laro. Okay na okay yung user interface nila. Napakaganda at lalong pinagaganda pa ngayon. Tinanggal na yung mga bugs. Saka syempre, paulit-ulit tayo dito. Libre nga. Yan ang mga talagang pinaglalaban natin. And about dun sa tournament ka, i-announce ulit natin yan on separate video and i-update ko ulit kayo kung anong mangyayari dun sa Pro League. At yun lang sa episode na to. Ingat kayo. Pamago. Out. Thank you.